there, everyone. Welcome back to my channel. Again, it's me, your one and only Kuchi or Kuchi. And para dun sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please do subscribe to my YouTube channel and click on the notification bell below so that you will be notified pag nag-upload ulit ako ng another video. So for today's video, ano nga ba itong pag-uusapan natin today? Well, malayo to sa mga content na mga ginagawa ko before if manonotice niyo yung mga videos ko. Pero I stumbled upon this lang kasi meron akong sinasalihan na group, mga maliliit lang na YouTuber, mga small YouTubers pa lang kami. Then napag-usapan namin doon or na-discuss namin yung trending video ngayon ni Keith Talens, or dun sa mga hindi nakakaalam, yun yung video na dapat isusurprise na yung father niya for Father's Day. Kaya lang, unfortunately, naabutan na yung daddy niya na wala na, na cardiac arrest yung daddy niya parang while nasa biyahe siya papunta dun sa lugar nila, which is Santiago. Parang somewhere in Isabela yata yun. I'm not really sure lang dun. So yun, parang nung dumating siya, wala na yung father niya na nasa hospital na supposedly dapat isa surprise niya. Well, siguro naman, sobrang trending kasi niya. Kasi as of now, nasa 4 million views na siya. So feeling ko napanood yun na din. Yun nga, so meron akong friend dun sa group na nag-ask sa akin. Tinatanong niya kung ano daw yung opinion ko or yung stand ko dun sa video na ginawa or in-upload sa YouTube nung Keith Talens. Well, to be honest, pinafollow ko siya even before pa. So, yun nga, parang meron kasing mga may negative feedback or may mga gumawa ng mga opinion videos din na sinasabi na parang off daw yung ginawa niya and very disrespectful para dun sa father niya or sa corpse or sa bangkay ng tatay niya. Well, naiintindihan ko naman din yon. So, magbibigay na din ako ng opinion ko since napag-usapan nga namin ito ng mga groupmates ko na parang gagawa kami ng mga video na kanya-kanya kaming opinion or kung ano talaga yung opinion namin doon sa video na in-upload ni Keith Talens na surprise for Father's Day. So, sana walang mag-judge kasi kanya-kanya naman tayo talaga ng opinion. Wala sanang mambash or anything. Itong ano ko is talagang purely opinion ko lang talaga regarding dun sa video na yun. Nothing personal kasi since hindi rin naman kami magkakilala nung Keith Talens. So, ayan nga. Ang ano ko is nothing wrong about it naman for me. Siyempre, sabi ko nga sa inyo, opinion ko to. For me, wala naman masama dun kasi kung pinapalo nyo na siya before, nag-vlog talaga siya. Minsan, yung parang daily vlog na lang, yung kung ano-ano lang din sa bahay, yung anak niya, yung Kiyomi, yung asawa, yung partner niya. Parang gumagawa talaga sila ng mga videos, ng mga vlog. So, yun nga, sobrang dami niyang followers, sobrang maraming natuwa sa kanya, and pina-follow siya. Then, yung ginawa niya yung video na yun is para i-surprise talaga yung father niya for Father's Day. So, parang yun yung entry niya or content niya for Father's Day. It's just so happened, yun nga, unfortunately, pag uwi na sa kanila or pagpunta na dun sa lugar ng tatay niya is wala na nga, patay na yung dad niya. So para sa akin, wala namang problema dun sa ginawa niya kasi parang he owes it eh dun sa mga viewers niya. Ginawa niya yung talagang video niya para sa mga viewers niya, para sa mga subscribers niya or sa fans niya, let's say sa mga fans niya. So diba, kung ngayon parang dinadala lang niya yung buhay niya, yung personal niyang buhay or pinapakita lang niya doon sa mga gustong makakita, which is yung mga subscribers niya. Kaya nga lang kasi sobrang nag-trending siya, na-share sa Facebook, tapos talagang lumalabas siya sa lahat ng social media sites na pag-usapan siya. So yun na, na-judge na siya na parang hindi na daw dapat na ginawa yan, disrespectful daw doon nga sa bangkay ng tatay niya. But yun nga, para sa akin wala naman masama doon kasi nga vlogger siya eh. Tapos, feeling ko, he owes it doon sa mga subscribers niya na mapanood, na makita ng mga subscribers niya. Parang, di ba, imbis na makiramay na lang tayo kasi nangyari sa kanya. Tapos may mga nagsasabi din na parang may mga napanood din ako, na may mga nagsabi na parang hindi naman daw yun yung way para makapag-mourn ka or mag-cope up ka doon sa situation na nangyari. Well guys, iba-iba naman kasi tayo, di ba? Hindi tayo pare-parehas mag-cope up sa sitwasyon. Kasi sinasabi niyo na parang yung iba, parang sinasabi niyo iba, namatay nga yung lolo ko, nung namatay nga yung tatay ko, nung namatay yung nanay ko, hindi ko na nagawa yung ganyan na makapag-video pa ako or makapag-vlog pa or anything.
Feeling ko naman is kaya niya lang din na-upload yun or kaya niya lang din ginawa. Kasi nga, dun nga sa explanation ko na he owes it to his fans, sa mga subscribers niya na mapanood yung video. Kasi nga yung buhay niya, sinoshowcase niya nga yung buhay na dun sa mga content niya. Pinapakita niya yung bahay nila, yung sasakyan, yung everyday na ginagawa nila, may mga prank siya, nagbumwal sila. So yung mga ganon. So feeling ko, in-upload niya lang talaga yon para sa mga fans lang niya tsaka sa mga subscribers niya. Well, hindi ko naman sinasabi na wag niya panoorin kung hindi kayo subscribers or hindi kayo fans or wala tayong karapatan na magbigay ng opinion. As I mentioned earlier nga, kanya-kanya tayo ng opinion. So for me, wala akong nakikitang masama dun sa ginawa niya. And kahit yung tatay din naman niya before, no, nabubuhay pa, okay naman, pinaprank pa niya. Kahit na voice lang ng tatay na narinig doon sa mga videos. So, feeling ko game na game naman si daddy niya. So, ayun lang. Wish ko lang din sana makayanan ng family niya kasi sobrang mahirap, no? Mahirap yung ganon sitwasyon. Sipin nyo, di ba, parang tatay nyo yung nawala. Tapos, iba pa yung relationship nila, yung bonding nila. And isa pa pala na notice ko din doon sa video, naglabasan kasi na parang yung Keith Talens daw was is a trans man. Parang before daw sumali siya sa It's Showtime as Kate's Talens. And then yun nga, nag-evolve na lang siya. At yun nga, naging trans man na siya ngayon. Huwag naman sana natin i-take personally yung atake sa kanya. Kasi kung naiinis tayo doon sa ginawa niya, or kung naiinis yung iba doon sa ginawa niya na pag-upload ng video na ganun yung sitwasyon or pagkawala or pagkamatay ng daddy niya, sana wag natin idamay yung personal na buhay niya. Yun ang i-respect sana din natin. Respetuhin natin siya. Lagi nang sinasabi na disrespectful siya. Sinasabi ng iba na disrespectful yung ginawa niya. Ngayon, kung tayo, aatakihin pa rin natin siya dun sa personal na buhay niya or sa kasarian niya. Diba? Disrespectful din tayo. So, parang hindi na rin tayo nagkaintindihan. Hindi na rin natin siya naiintindihan. So, yun. Feeling ko sana maging mas open-minded lang tayo. Yung mga nababasya sa kanya. I don't know him personally, pero nakikiramay ako sa pagkawala ng daddy niya and sa buong family. Sana makayanan nila at maging okay sila soon. Yun lang. And sana, doon sa mga may hate comments or yung may mga galit sa kanya, sana tanggalin na natin yung ganun. Let him be na lang kasi kanya-kanya naman tayo ng pag-upload dito sa YouTube, di ba? Or yung mga watch, yung mga nanonood naman, may option naman tayo na i-skip natin or wag natin panoorin yung video if feeling natin is off yung ginawa niya or off yun. So yun, deadmahin na lang, parang ibigay na lang natin sa kanya yun since yun nga, ganun yung nangyaring sitwasyon sa kanya. So, again, guys, opinion ko lang to. Wala namang masama. I mean, kanya-kanya tayo na opinion. Nire-respeto ko rin yung opinion nyo. Sabi ko nga kanina, kung ang opinion nyo is na-off kayo or feeling nyo disrespectful, well, nire-respeto ko yung opinion nyo. Kanya-kanya naman talaga tayo ng opinion. Iba-iba tayo. Na sabi ko lang din to, para dun lang din sa mga tao na same thoughts din ng mga naiisip ko, na sana instead of bashing him, makirami na lang tayo. And ginawa lang din namin itong video na to ng mga ka-group ko na mga small YouTubers para makapagbigay lang kami ng opinion namin or insights. So yun lang, guys. Thank you very much for watching and please do subscribe to my channel. And God bless! Bye!